tumuwid ako ng pagkakaupo. Ilang oras na rin akong nakaupo, kaya malamang mangawit na talaga ako. Pinisil-pisil ko ang bandang ibabang bahagi ng likod ko. Sobrang sakit. Ilang araw na rin akong nag-overtime, kaya siguro sumasakit na ang balakang ko, pati na ang mata ko. Maghapon ba naman akong nakaupo at nakatutok lang sa computer? Kailangan ko rin kasi itong overtime na to. Malapit na kasi ang pasukan ni Ryan. Kailangan ko ng pera para may pambili ng gamit sa school ng pamangkin ko. Bunsong anak ng kuya ko si Ryan. Nasa grade 5 na ito at ang panganay na si Maria ay nasa high school na. Inaanak ko rin si Ryan kaya pinangatawanan ko ng maging pangalawang magulang nito. Total ay single naman ako at sila lang naman ang sinusuportahan ko at ang tatay namin. Kasama na ang pangalawang asawa nito. Bukod sa pagiging breadwinner ko ay gusto ko rin ipagawa na ang bahay namin. 5-door apartment ito na naipundar ng nanay ko bago ito ginupo ng cancer. 4 doon ay pinapaupahan namin at sa amin yung panglima. Pero nang biglang nag-asawa ang Kuya Sunny dahil aksidenteng nabuntis nito ang girlfriend niya noong college ay sila na ang nag-occupy noong isang pinto ng apartment. Kaya 3 na lang ang pinaupahan namin. Isang araw, nagulat na lang kami ni Kuya nang umuwi si tatay na may kasamang halos kasing edad din niya na babae. Ikinasal na daw sila. Wala naman kaming magawang magkapatid. Kung kasal na sila, ano pa bang magagawa namin? Pagkalipas ng isang buwan, napagpasyahan ko ang kuni ng isang pinto na apartment. Pakiramdam ko kasi wala akong privacy sa bahay, lalo na pag naglalampungan si tatay at ang asawa niya. Isa pa, pakiramdam ko kasi nababastos ang alaala ng nanay ko sa bahay na yon. Katakot-takot na hingi ng pasensya ang ibinigay ko sa nakatira doon sa apartment. Lalo pa at hindi naman ito pumapalya sa pagbabayad ng upa. Katakot-takot na pagtatalo din ang nangyari sa aming mag-ama sa pagpapaalis ko sa nakatira doon. Sayang daw ang kikitain ng isang pinto. Para matapos na lang ang usapan, sinabi ko sa tatay ko na yung upa ng isang pinto ay sa kanya mapupunta at yung upa ng isa ay kay Kuya Sunny. Noong una ay ayaw pumayag ni Kuya. Hati na lang daw kami sa bayad sa upa. Sabi ko na lang, saka na kami maghati pag nakatapos na ng pag-aaral si Maria. Mas marami siyang gastusin kaysa sa akin. Samantalang ako ay sarili ko lamang naman ang iniintindi ko. Minsan ay isip ko, hindi siguro ganito ang buhay ko. Namin, kung buhay pa si nanay. Bigla ko tuloy siyang naalala. Lagi niya ako isinasama pag pupunta siya ng parlor. Kung magpapagupit siya, papagupitan din niya ako. Kung magpapahot oil siya, hindi pwedeng hindi niya rin ako ipapahot oil. Pag nasa department store kami at may nakita siyang damit, agad niyang sasabihin, bagay yan sa'yo. Hanggang sa bitbit na namin yung damit sa pag-uwi namin. Ang sarap ng buhay ko noong buhay pa si nanay. 23 years old pa lang ako ngayon, pero ako na ang breadwinner ng pamilya. Hindi ako nagrereklamo, tanggap ko na ito. Siguro ito talaga ang tadhana ko. Wala na rin sa isip ko na makakapag-asawa pa ako. Hindi naman dahil sa pangit ako. May itsura din naman ako. Pero hindi ko alam kung ano ba ang problema sa akin. Wala akong nagtatagal na relasyon. Siguro they find me boring. Tanggap ko na rin naman na ako, si Hannah Scarlett Chavez, ay isang certified mala sa pag-ibig. Pinilit kong tapusin na ang ipinapagawang report sa akin ngayon para bukas yung susunod na report naman ang gagawin ko. Hanggang sa hindi ko na malayan ng oras, alauna na pala. Nag-umpisa na akong ligpitin ng mga kalat sa ibabaw ng mesa ko. Pagkaligpit ay kinuha ko na ang bag ko at saka lumabas ng kwarto namin. Sinamaan ako ni Kuya Berto, ang head ng security na maghintay ng taxi sa labas ng building. Hannah, delikado sa isang katulad mo ang umuwi ng ganitong oras. Dapat nagpapasundo ka sa boyfriend mo. Malapit na ang pasukan, Kuya Berto. Bilihan na ng gamit sa school. Saka wala na kami ng boyfriend ko. Nagsawa na siya sa akin. Nako! Ang tanga naman ng boyfriend mo. Pinakawalan ka pa. Umiiling pang sabi nito. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Minabuti kong tumahimik na lang. Maya-maya ay nakita kong may parating ng taxi. Pinara ko ito. Paano, Kuya Bert? Sasakay na ako, ha?
Paalam ko rito. Sinipat pa ni Kuya Berto ang driver pagkasakay ko at saka bumaling ito sa akin para sumaludo. Umabanti na ang driver. Kuya, sa Caloocan tayo, sa may padyo. Sabi ko rito. Sumandal ako sa upuan pero dahil sa sobrang pagod ko ay naidlip pala ako. Nang maalimpungatan ako ay agad akong napatingin sa labas ng bintana para tignan kung nasa ang lugar na ako. Napakunot-nuo ako nang makita ko ang labas. Para kasing hindi pamilyar ang lugar na dinadaanan namin. Tumuwid pa ako ng upo para tingnang mabuti ang dinaraanan naming lugar. Baka dahil lang sa bagong gising ako, kaya hindi ko kaagad napansin yung lugar. Pero nang tumagal ay rumiistro sa isip ko na ngayon ko lang talaga nakita ang lugar na ito. Biglang may gumuhit na kaba sa dibdib ko. Kuya, nasaang lugar na po tayo? Pilit kong pinakalma ang pagsasalita ko para hindi mahalata ng driver na kinakabahan ako. Wala akong narinig na sagot mula sa driver, kaya lalo akong kinabahan, pero hindi pa rin ako nagpahalata. Kuya, hindi po yata tayo nagkaintindihan sa lugar. Kalmado ko pa rin sabi, pero deep inside ay kinakabahan na ako. Hindi ito umiimik o tumitingin man lang sa akin. Dumukot ako ng 200 piso sa bag ko. Kuya, ito na po ang bayad ko. Bababa na lang po ako dyan sa tabi. Mapapalayo na po ako eh. This time ay abot-abot na ang kaba ko. Pero tuloy-tuloy lang ito sa pagdadrive. Tinitingnan ko ito sa rear mirror pero diretso lang itong nakatingin sa kalsada na parang hindi ako naririnig. Kinapa ko ang cellphone ko sa bag. Nang mahawakan ko ito, ay pasimple ko itong pinindot para i-text ang Kuya Sunny ko. Pero sa kasamaang palad, lobat ito. Pasimple akong umusad palapit sa pinto. Nang sa tingin ko ay nakakonsentrate yung driver sa pagdadrive niya. Pabigla akong hinila ang handle ng pinto para makalabas ako. Pero nakailang hila na ako. Pero hindi bumukas ni konti ang pinto. Kainis. Nakalak. Tahimik akong nag-isip kung papaano ako makakababa mula sa taxi na to. Pilit kong pinagana ang isip ko kung anong laman ng bag ko na pwede kong gawing sandata in case na may gawing masama sa akin ng driver na to. Noon ko napansin na iniliko ng driver ang sasakyan sa isang madilim na daan. Looban nito at bihira lang ang mga bahay. Napakalayo pa ng agwat ng mga poste sa gilid ng daan. Pilit kong kinakabisado ang mga daan na nililikuan niya para in case na makatakas ako ay alam ko ang daan pabalik. Nakailang liko pa kami nang tumigil ang sinasakyan ko sa isang dead end. Tiningnan ako ng driver sa rear mirror. Ngumisi ito. Tahimik lang akong nakatingin dito pero deep inside ay abot-abot na ang kaba ko. Napapikit ako. Diyos ko, ikaw na pong bahala sa akin. Bigla akong narinig na tumunog ang pinto. Binuksan na niya. Bigla akong napadilat. Sinamantala ko kaagad ang pagkakataon. Bumaling ako sa pintuan at pabiglang binuksan ito. Bumukas. Mabilis akong bumaba saka nagtatakbo palayo sa taxi na yun. Napansin kong walang kabahay-bahay kaya alam kong sayang lang ang boses at lakas ko kahit magsisigaw ako rito para makahingi ng tulong. Isesave ko na lang ang boses at lakas ko sa oras na may makita akong tao na mahingian ko ng tulong. Nang biglang may humila sa buhok ko, dahilan para mapahinto ako sa pagtakbo. Saan ka pupunta? Sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Napapikit ako. Nang lalo pa niyang hilahin ang buhok ko. Nanunuot hanggang anit ang sakit. Naabutan na pala ako ng taxi driver. Napasigaw ako sa sakit. Pakiramdam ko ay halos matanggal na ang aking anit. Hinapit ako nito sa aking baywang at saka idinikit ang labi niya sa pisngi ko. Nahigit ko ang aking hininga. Pilit kong ipinaling ang mukha ko palayo sa kanya. Pero hinawakan nito ang baba ko at pilit iniharap sa kanya. Nakakuha ako ng pagkakataon na mailayo ng bahagya ang katawan ko. Sinamantala ko iyon at saka itinutok sa mata niya ang alcohol na kanina ko pa dinukot sa bag ko. Wala akong choice kung hindi i-spray iyon sa mga mata niya. Uh-oh! Sigaw nito. Bahagya niyang naiiwas ang mukha niya pero nabitawan naman niya ako. Sinamantala ko iyon para makatakbo palayo sa kanya habang mahigpit ang hawak ko sa bag ko. Ang nasa isip ko ay makatawag sa kuya ko kapag nakalayo ako ng konti at makapagtago sa humahabol sa akin. Halos tanaw ko na yung unang kantong pinaglikuan namin kanina.
Kung makarating ako doon ay posibleng makahingi na ako ng tulong. Pero ilang di pa na lang ang layo ko doon ay naabutan niya ulit ako. Saan ka pupunta ha? Galit na tanong nito, sabay hablot sa akin. Nagpumiglas ako at ginawa ang lahat para makawala sa pagkakayakap ng taxi driver. Sumigaw na rin ako sa pagbabaka sakaling may makatulong sa akin. Ang ingay mo ah! Bigla na lang akong napaigi. Nasapo ko na lang ang sikmura ko. Gumuhit ang walang kasing sakit na hapdi mula sa pagkakasuntok ng taxi driver sa sikmura ko. Nangihinang bumigay ang mga tuhod ko habang sapu-sapo ko pa rin ang tiyan ko. Hindi ko napigilan ang mga luhang tumulo sa aking mga mata. Tila kinakapos na rin ako sa paghinga. Hayop ka. May diin pero halos bulong na lang nasabi ko sa kanya. Isang suntok pa uli ang pinakawala nito na dumapo uli sa aking tiyan. Pagkatapos noon ay nabalot na ng kadiliman ang paligid. Mula sa nanlalabo kong paningin, nakita ko ang malademonyong hiti ng lalaking sa aking harapan. Nanlalambot ako at wala ng lakas, kaya nakarga ako ng lalaki ng walang kahirap-hirap. Lord, please help me. Maingat ko itong ipinasok sa backseat. Hindi pa rin ito nagigising. Pumunta na ako sa driver's seat. Muli akong napalingon sa babaeng nakahiga sa backseat. Hindi ko alam kung bakit sobra ang pag-aalala ko rito. Pinaandar ko na ang kotse at nag-umpisa na akong mag-drive. Dinerecho ko sa ospital ang babae. Sir, boyfriend o asawa po ba kayo ng pasyente? Tanong ng nurse sa akin. Nabigla ako sa tanong ng nurse, pero deep inside, I have a feeling that I want to own her. No, tinulungan ko lang siya. She was almost raped. Sagot ko. Hindi ko maintindihan pero biglang may bumangong galit sa dibdib ko. Pakiasikaso na lang siya, miss. Ako nang bahala sa expenses if that is what you're thinking. Sabi ko rito. Tumango lang ito at saka nagsulat sa hawak niyang logbook. Hindi ako mapakali. Naisipan kong may tawagan. Dinukot ko ang cellphone ko at saka nagdial. Martinez, wake up. Pasensya na. Andito ako ngayon sa Mary Claire Hospital sa Quezon City. Puntahan mo ako rito ngayon. Dito na tayo mag-usap. Dire-diretso kong sabi sa kausap ko. At mabilis na pinatay ang tawag. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita pa. Akala ko kakalma na ako, pero andun pa rin yung pag-aalala ko sa babaeng hindi ko kilala. Bakit ako nagkakaganito? I don't even know her. Kainis. Nakatingin ako sa aking relo. Mag-aalas 4 na pala ng umaga. Bigla akong naalalang i-text si mama. Ayaw ko namang mag-alala ito sa akin. Saka na akong mag-iisip ng dahilan. Pagkatapos kong i-text si mama ay sinubukan kong silipin yung babae sa loob ng cubicle. Ano bang ginagawa sa kanya dun? Gising na ba siya? Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko. Kaba, takot at pagod. Damn, I'm dead tired pero hindi ko kayang iwanan ng babaeng hindi ko naman kilala. Umupo ako sa bench na nasa harap ng cubicle kung nasaan ang babaeng dinala ko. Namimigat na ang ulo ko marahil sa puyat. Tumayo ako uli para bumili ng kape. Pabalik na ako sa bench nang tumawag si Martinez. Hello, let's meet at the emergency room area. Sabi ko rito, sabay end ng call. Pagdating ko sa sinabi kong area ay nandoon na si Martinez. Isa itong pulis. Naging kaibigan ko ito noong minsang ma-assign ito sa harap ng isang kumpanya ko. Sa loob ng kumpanya ko ito lagi nakikigamit ng banyo. Ako pa ang napagtanungan niya noong unang beses itong naghanap ng CR. Hindi niya alam na ako ang may-ari ng kumpanya. Natural na mabait ito, kaya nakapalagayin ko na ng loob. Noong minsang naboboard ako at gusto kong magkape sa malapit na coffee shop, ay nakita ko ito sa lobby ng building at naisipan kong ayaing magkape. May katagalan din bago nito nalaman ang taong kasabay niya laging nagkakape ay ang may-ari ng kumpanyang tinatambayan niya. Pagkakita sa akin ni Martinez ay sinalubong agad ako nito. Pare, anong problema? Nakakunot na tanong nito. May dala akong babae dito. What? Let me finish first. Wala akong ginagawang masama. Natsyempohan ko lang. Dumaan ako sa looban sa may Samson Road. Nakita kong hinahabol siya ng isang lalaki. Kaya sinundan ko. I saw the man is on the brink of raping her. Kaya lang natakasan ako ng walang hiya.
Good thing is nakuha ko ang plate number ng taxi niya. Humihingal ko pang kwento. Why is it parang apektado ka, pare? Tanong nito habang nakataas ang isang kilay. Huminga ako ng malalim at saka naupo sa bench na naandoon. Pagod at puyat lang ito. Besides, ni hindi ko kilala yung babae dyan sa loob. Saka ako naihilamos ang kamay sa mukha ko. Ano bang isasagot ko? Mismong ako, hindi ko alam bakit ganito ang reaction ko. Naramdaman ko ang kamay ni Martinez sa aking balikat. Mabuti pa, magpahinga ka na. Ako nang bahala rito. Narinig kong sabi nito. No, gusto ko munang matiyak na okay na siya bago ko umalis. Napaangat ang tingin ko sa harapan ng may magsalita. Sir, pwede na pong ilipat ang pasyente sa regular room. Stable naman po ang lahat ng vital signs niya. Pero she is still unconscious. I am Dr. Santos, her attending physician. Narinig mo ang sinabi ng doktor. Okay na siya. So, go home, Monte Alegre. Wala ka ng excuse. Sabi naman ni Martinez. I slept for only 2 hours. Mabigat ang ulo ko nang bumangon ako. Ayaw ko mang umalis muna sa hospital kanina ay wala naman akong choice. May mga kumpanya akong kailangan patakbuhin. Nagsisisi ba ako na tinulungan ko yung babae? Of course not. Pero hindi pwedeng hindi ako pumasok ngayon. I have an appointment with an advertising company. I want to see personally their proposal for the layout of my second-hand car's company print ads. Siguro after the meeting, I will take my needed rest. Needed rest talaga. Bakit di mo nalang aminin sa sarili mo na gusto mong dalawin sa ospital yung babae? Nasapo ko ang ulo ko. Ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit pagkagising ko yung mukha ng babaeng yun kaagad ang nasa isip ko. Siyempre, natural na mag-alala ka. Ikaw kaya ang huling kasama niya. Kumbaga, kahit papaano kargo mo yung tao. Pangungumbinsi ko sa sarili ko. Inabot ko ang cellphone ko sa bedside table. Isang tao lang ang makakapagpakalma sa akin. Pero nakailang ring na ang phone nito. Hindi pa rin sinasagot ni Martinez ang tawag ko. Napabuntong hininga na lang ako. Napapailing na tumayo na ako para mag-shower na. Pagkatapos ng meeting ko with the advertising company, pupunta na ako kagad sa ospital. I am restless right now. Nakatingin man ako sa video presentation ng advertising company, pero lumilipad naman ang isip ko. Kung hindi nga lang ako masasabing unprofessional, baka kanina ko pa kinansel itong meeting na to. Pwede din namang layasan ko na ito ngayon. But then, I cannot cancel this neither. Kailangan na rin kasi ang final layout for the next week's campaign ng kumpanya. I noticed that my secretary na si Ivy, na pinsan ko, eldest child of Kuya Tony, she's staring at me across the room, as if she was trying to read me. Hindi ko pinansin ang pagtitig na yun ng pinsan ko at nag-focus na lang ako sa meeting. As soon as we have agreed and finalized the concept, after maayos ang lahat, nagmadali na akong lumabas papunta sa elevator. Pero bago yun, narinig ko pa na tinawag ako ni Ivy. Tito Gio! Napatigil ako sa paglalakad at humarap kay Ivy. What? Medyo naiirita kong sagot pero ayaw kong ipahalata kay Ivy. Where are you going? Tanong niya na para bang girlfriend ko siya na nagtatanong. Ano bang sasabihin ko? Hindi ko alam kung sasabihin ko ang totoo o hindi. For Peter's sake, si Ivy lang to. Ano bang nangyayari sa akin? Para akong teenager na makikipagkita sa secret girlfriend niya. I have to meet someone. Baka hindi na ako makabalik. Ikaw nang bahala muna rito. Please cancel all my appointments. Reschedule it next week. Utos ko sa kanya. Nakita kong nagulat ito sa sinabi ko. Alam kong it's very unusual of me to cancel meetings or appointments, lalo na if potential big time client ito. But as of now, all I want to do is to see that woman. Tito, may problema po ba sa ibang companies? Wala. Kailangan ko lang talagang i-meet itong taong ito. I have to go. Pagpapaalam ko. Tito Gio! Ivy, nagmamadali ako. Ano bang sasabihin mo? Make it faster. Tito, pamangkin mo lang ako. Pero if you need help or advice, you can count on me. Always. Nakangiting sabi nito. May bibilin ka na naman bang bagong labas na phone kaya mo ako binobola? My answer is no. Huwag masyadong magastos, Ivy. Bye.
hindi ko na binigyan si Ivy ng pagkakataon na makasagot pa sa akin. Nang marinig kong tumunog ang elevator, ay agad akong pumasok sa loob and push the close button. Pakiramdam ko ay ang bagal makababa ng elevator sa car park. I hurriedly went to the car park. Dati naman akong sumasakay sa elevator na to. Pero this time, naging kainip-inip ang pagbukas ng pintuan nito. Pagkalabas ko ng elevator ay malalaki ang hakbang na tinungo ko ang lugar kung nasaan nakapark ang kotse ko. Once seated inside my car, I hurriedly step on the gas. Tamang-tama namang nakalabas na ako ng highway at nakahinto sa stoplight ng isang intersection nang tumawag si Martinez. Oh, great. Nabuhayan ako ng loob. Makakakuha din ako ng info kay Martinez tungkol dun sa babae. Martinez, sorry, pasensya na. I just want to ask for update sa kanya. Dun sa babae. Tanong ko rito habang ikinokonik ko sa bluetooth yung phone ko. Tulog pa din siya. You mean mula kaninang madaling araw hindi pa rin siya nagigising? Bakit daw? Anong sabi ng doktor? Why are you sounding like a concerned boyfriend? Concerned citizen, not concerned boyfriend. Sagot ko rito. Okay, sabi mo eh. Sagot ni Martinez na may kasama pang pagtawa. Okay, meet me at the hospital na lang. Papunta na ako ngayon doon. Doon na tayo mag-usap. I'll hang up. Bye. Nagmamadaling pinatay ko na ang tawag. Tamang-tama naman na nag-go signal na rin yung stoplight. Naisipan kong dumaan muna sa isang grocery store. Bumili ako ng brutas, biscuits, mineral water, iba't ibang klase ng tinapay, tissue paper, cup noodles, instant coffee, disposable cups, plastic spoon and fork. May kulang pa ba? Bigla akong naisip na baka wala itong toiletries. So, hinanap ko yung toothpaste, toothbrush, sabon, pati napkin at disposable panties ay bumili na rin ako. Isang t-shirt saka knee-length na shorts. Tama na siguro to. Total, sabi ni Martinez, tulog pa din siya. Pagdating ko sa ospital, agad akong nagtungo sa room na tinik sa akin ni Martinez. May nadatnan akong dalawang lalaki sa labas ng pinto. Agad na nakaramdam ako ng pag-iinit ng ulo. Sino ang mga ito? Nasa tapat na ako ng pinto nang harangin ako ng dalawa. Sir, bawal po ang bisita rito. Sabay hawak ng isa sa balikat ko. Anong? Nagsukatan kami ng tingin nung nakahawak sa balikat ko at sa kasalitan ko silang tinitigan. Castro, Ibanez, si Mr. Monte Alegrian. Sabay-sabay kaming napalingon sa nagsalita. Agad namang humingi ng paumanhin yung dalawa sa akin. Martinez, sino itong mga to? Kunot noo kong tanong sa kanya. Mga kasamahan ko sila, kailangang may bantay ang biktima hanggat hindi pa natin alam kung ano ang totoong nangyari. Pwede siyang balikan ng sospek, lalo na at posibleng kakilala niya ito. Paliwanag ni Martinez. Pinagbuksan na ako ng pintuan ng isang pulis. Agad akong pumasok sa loob. Kasunod ko naman si Martinez. Ibinaba ko muna ang mga pinamili ko sa mesang naroroon habang nililibot ng tingin yung kwarto. Nasunod naman ni Martinez yung sinabi kong gusto kong kwarto. Pagkalapag ko ng mga supot sa ibabaw ng mesa, ay nagmadali na akong lumapit sa hospital bed. Pasimple kong pinagmasda ng babaeng nakahiga doon. Para naman akong nabatubalani sa maamo nitong muka. Napansin ko ang mangilang-ngilang mumunting gasga sa muka nito at ilang sugat sa braso. Ganun pa man, hindi iyon nakabawas sa angking ganda nito. Tama na, baka matunaw. Napalingon ako kay Martinez. Tinanong ko ito para maiba ang topic. Bakit daw hindi pa siya nagigising? Natural lang daw yun. Nagpapahinga lang daw ang isip niya since nagka-trauma siya sa nangyari. Don't worry, she will be awake in no time. Makikita din niya yung knight in shining armor niya. Pangaasar nito. Palitan mo yung mga bantay sa labas. Yung medyo may edad na, may asawa. Yung tipong mapapanot na sa kamalakiang tiyan. Tapos, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nung tumawa ng tumawa si Martinez. Salubong ang kilay kong nagtatanong sa kanya. Anong nakakatawa? Pare, daig mo pa ang boyfriend. At saka na naman ito tumawa ng tumawa. Tapos ay bigla na lang itong tumigil sa pagtawa. Biglang namilog ang mga mata nito. Pare, don't tell me na natipuhan mo si Miss Ganda. Pare, maawa ka. Unconscious pa nga yung tao. Pwede kang madimanda niyan. Tiningnan ko siya ng masama. Gago!
Hindi ako ganong klaseng tao. Anong pangalan niya, by the way? Agad itong nagseryoso ng muka. Walang nakuwang ID o bagay na pwedeng mapagkunan ng impormasyon niya. Yung bag niya, andun pa yun kanina sa lugar nung binuhat ko siya. Wala na doon ang bag nang pumunta ang mga tao ko. Alin sa dalawa? Binalikan ng suspect o may nakapulot na ibang tao. So ngayon, ang magagawa lang natin ay hintayin siyang magising. Muli kong tiningnan nang wala pa ring malay na babae. Kawawa naman, pihadong hinahanap na ito ng pamilya niya. May isa pa palang problema. Hindi daw makaka-duty ngayon yung nurse na kinuha ko para magbantay sa kanya. May emergency raw sa bahay nila. Wala pa akong nakukuhang kapalit. Ibinilin ko kasi sa kanya na isang nurse lang ang magbabantay rito. Mahirap na kung iba-iba ang papasok na nurse dito sa kwarto. It's okay. Ako na lang magbabantay. Sagot ko kay Martinez habang nakatingin sa mukha ng babae. Gio, pare. Iba din ang tama mo dito kay Miss Gandano. Oy, tigilan mo ako, Martinez. Wala naman akong ibang gagawin. Wala rin akong appointment bukas sa office. Tulog naman siya. Matutulog lang din naman ako rito. No big deal. Sabi ko lang yon. Ang alam ko, may meeting ako bukas sa accessories business ko. May gustong pumasok na bagong supplier. Ipapareschedule ko na lang yon kay Donna na pamangkin ko. I don't know, pero gusto ko andito ako sa tabi ng babaeng ito once na magising na siya. Gusto ko ako ang una niyang makita. Okay, swerte naman ni Miss Ganda. Ang hunk na ng tagapagligtas niya, ang generous pa, at ang gwapong bantay pa. Nanunuksong sabi nito. Tumingin lang ako sa kanya ng masama, kung hindi lang malaking tulong sa akin itong si Martinez. Nasapok ko na ito kanina pa. Wala akong tigil sa kakatakbo. Kailangan kong makalayo sa umahabol sa akin. Takbo! Akala mo hindi kita abutan. Sigaw nito. Lalo kong pinilit-bilisan pa ang pagtakbo. Pero pakiramdam ko, kahit anong takbo ko ay parang hindi ako nakakalayo rito. Parang hindi ako nakakaalis sa pwesto ko. Diyos ko, tulungan mo po ako. Pagod na ako sa kakatakbo. Tingin ko ay hindi na ako tatagal. Nangihina na ako. Nanginginig na ang mga binti at hita ko. Mukhang hindi na ako tatagal. Huli ka! Napasigaw na lang ako nang hilahin ako nito sa pamamagitan ng buhok kong hawak-hawak niya. Pinilit kong balansehin ang katawan ko para hindi ako matumba habang hila-hila ako nung lalaki patalikod. Napapikit na lang ako. Sa oras na ito, tinanggap ko na ang posibleng mangyaring kapahamakan sa akin. Wala na akong ligtas. Marahil ito talaga ang kapalaran ko. Hindi ko napigilang hindi mapaiyak. Miss, wake up! Wake up! Unti-unti kong idinilat ang mga mata ko. Isang gwapong lalaki ang namulatan ko. Sa itsura nito, mukhang nag-aalala ito sa akin. Pero bakit? Hindi ko naman siya kilala. Ngayon ko lang nakita ang mukha niya. Sino ka? Miss, calm down. Sabi nito, nakmang hahawakan ako. Bigla naman akong napabalikwas mula sa pagkakahiga. Napansin kong may tubong nakakabit sa kamay ko. Napatingala ako sa dextro sa tabi ko. Noon ko na-realize na nasa ospital ako. Bakit ako nandito? Anong ginawa mo sa akin? Naguguluhan kong tanong. Napaatras pa ako sa pagkakaupo ko sa kama. Bakit ako nasa ospital? Panaginip lang ba ang lahat? Bakit parang totoong nangyari yon? Pakiramdam ko ay totoong totoo. Pero sino tong lalaking to? Hindi ito ang itsura ng lalaki sa panaginip ko. Nag-umpisang manginig ang katawan ko. Alam ko sa sarili ko na totoong nangyari yung sa panaginip ko. Mag-uumpisa na sana akong magpanik nang biglang bumukas yung pinto. Napalingon kami pareho ng lalaki sa pintuan. Sakto namang biglang may nagpasukan sa kwarto. Tatlong babae na nakasuot ng pang-nurse na uniform ang lumapit sa pwesto ko. Yung nauna ay malapad nang nakangiti sa akin. Kamusta ma'am? Mabuti naman at gising ka na. Dalawang araw ka nang binabantayan ni sir dito. Sabay mo westra nito sa lalaking na bungaran ng mata ko kanina. Yung pangalawa ay agad na kumuha ng blood pressure ko. At yung pangatlo ay may hawak na chart. Pagkatapos ay may pumasok na isang mestisahing babae. Nakakot ito ng puti at may stethoscope na nakasukbit sa leeg nito. Siya siguro yung doktor. Hello, I am Dr. Valdez.
And you are? Tiningnan ko muna ito ng matagal bago ako sumagot. Hannah. Hannah, let me check on you a bit, okay? Then we will let you rest. Tapos bukas na tayo magkwentuhan. Okay ba yon? Sabi nito, wala sa loob na napatango na lang ako. Naguguluhan din ako sa nangyayari ngayon. Habang sinusuri ako ni Dr. Valdez, ay napatingin ako sa lalaki kanina. Nakatayo ito sa bandang likod ni Dr. Valdez at nung mga nurse. Tahimik lang itong nag-oobserba sa amin. Sino siya? Hannah, okay naman lahat ng vital signs mo. Iiwan muna kita, then bukas we'll do something chatting, okay? Nakangiti pa rin sabi ni Dr. Valdez. Nakakahawa ang pagngiti nito, kaya napilitan akong umiti na rin dito. Okay, see you tomorrow then. Paalam nito, at saka naglakad na palayo sa akin. Nakita kong sumunod yung lalaki sa kanya palabas ng kwarto. Lumabas na rin yung dalawang nurse pero naiwan yung isa. Hinihintay nito yung thermometer na nakaipit sa kilikili ko. Sinamantala ko yun para makapagtanong. Miss, sino yung lalaki kanina? Ah, si Mr. Monte Alegre. Siya po yung nagdala sa inyo rito nung isang araw. Ganun ba? Sige po ma'am, lalabas na po ako. Balik na lang po ako muli mamaya. Tumango na lang ako at pinagmastan ng paglabas niya. Mag-isa na lang ako rito sa kwarto. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit kong binalikan sa alaala ko kung anong nangyari para mapunta ako dito sa ospital. Ang naaalala ko ay nag-overtime ako. Tapos ay sumakay ako ng taxi pa uwi. Pero dahil sa sobrang pagod at antok ko, ay naidlip ako sa taxi na sinasakyan ko. Nang nagising ako ay nasa ibang lugar na kami. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko na ang maalala ko nang pinilit kong makatakas mula sa taxi driver. Hanggang sa pagtangkaan ako nitong halayin. Napahawak ako sa aking dibdib. Nagtagumpay ba siya sa gusto niyang gawin sa akin? Wala akong maalala. Kaya pinakiramdaman ko ang sarili ko. Parang wala naman. Pero napasapo ako sa aking sikmura nang maalala ko ang naramdaman kong sakit sa bahagyang yon ng katawan ko nung suntukin ako ng lalaking iyon. Miss, okay ka lang? I mean, Hannah. Nakapasok na pala ulit yung lalaki sa kwarto nang di ko nararamdaman. Napabalikwas ako ng bangon at automatikong yumakap ako rito. Salamat. Maraming salamat. Sabi ko rito. Nakampante naman ang pakiramdam ko nung yumakap ako rito. Tila ba yung pagyakap ko sa kanya ang magpapakalma sa akin? Nakatunghay ako ngayon kay Hannah. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto kong tinititigan ang mukha nito. Medyo may pagkasuplada ang malaanghel na mukha nito. Maamo pero may taray. She is damn attractive. Kung hindi nga lang kasalanan, baka kanina ko pa ito ninakawan ng halik. Kanina inagulat ako nang bigla ako nitong niyakap. Nang mga sandaling yun, gusto ko sanang tumigil muna ang oras. I want us to stay that way, hugging. I feel that I have to protect her. Pakiramdam ko it was my destiny to meet her that time. I got the chance to talk to her a while ago. Nothing personal. Just asking if she is okay. Ayoko namang pwersahin itong tanungin ang nangyari sa kanya. I know it will stress her a lot. Hahayaan ko na lang na kusa itong magkwento ng tungkol sa sarili niya. Nakatitig pa rin ako dito nang bigla itong nagdilat ng mata. Huli na para bawiin ko ang tingin ko. Gigisingin na dapat kita kasi mukhang nananaginip ka na naman. Pagdadahilan ko. Nakatitig lang ito sa akin na tila ba nag-iisip. Ganun ba? Pero para namang wala akong panaginip ngayon. Baka nagugutom ka na. Okay lang po ako, Mr. Monte Alegre. Hindi pa naman po ako nagugutom. Gio. Gio lang ang itatawag mo sa akin. Mukha na ba akong matanda para tawagin mo akong Mr. Monte Alegre? Sorry po, sir. Sorry po, Sir Gio. Naglakad ako palapit dito. Gio lang. Walang sir. Walang po. Kung ayaw mong mag-walk out ako rito sa kwarto mo, sabi ko rito habang nakapamaywang ako. Tumango ito. Sige po. Ay, sige pala. Gusto mo ba ng mansanas? Pagbabalat kita. Naku, wag na po sir. Gio pala. Hindi pa naman po ako nagugutom. Po na naman? Sorry, masasanay din ako.
Kasi naman, mukha kang kagalang-galang, kaya napapapupo ako. Nakangiti nitong sagot. Pipilitin ko pa sana ito na kumain nang magring ang phone ko. Wait, I need to take this call. Sabi ko rito habang dinudukot sa bulsa ng pantalon ng phone ko. Eksaktong palabas na ako ng kwarto ay papasok naman si Martinez. Hintayin mo ako rito. Sasagutin ko lang tong tawag. Sabi ko sa kanya. Tumango lang ito. Tuluyan na akong lumabas ng kwarto. Uncle, nasaan ka ba? Paano tong mga pipirmahan mo rito? Idaan mo na lang mamaya sa mansyon. Pag wala pa ako, iwan mo na lang kay mama or kay Manang Karing. Tapos daanan mo na lang uli bukas na umaga. Hindi ka na naman papasok bukas, Uncle? May inaasikaso lang ako. Diyan ka muna sa office. Ikaw munang bahala dyan. Ano pa nga ba? May babae ka na naman bang pinagtataguan? Dahil, wala. Sorry, hindi kasi ako sanay na hindi ka hands-on sa mga business mo. Di bale, pagkatapos nito, bawi ako sa'yo, promise. Pwede ko nang bilhin yung phone? Excited ng tanong nito. Pag-iisipan ko. Okay, Uncle. Bye. Mabilis pa sa alas 4 ang paalam ni Ivy. Agad akong bumalik sa kwarto ni Hannah. Nasurpresa ako nang makita ko itong kumakain ng mansanas. What the hell? Akala ko ba hindi ka nagugutom? Pinilit kasi ako ni Alex. Alex? Napalingon ako kay Martinez. First name basis, ha? Gusto ko sanang sabihin kay Martinez, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayaw ko namang magkaroon ng masamang impression sa akin si Hannah. Pero ayaw ko mang magalit kay Martinez ay hindi ko naman mapigilan. Pinilit kong ngitian si Hannah kahit na para na akong bulkan na sasabog. I am really pissed. Kulang na lang ilapitan ko si Martinez at bigla na lang suntukin. And I am thinking right now, kaibigan ko ba talaga itong si Martinez o karibal?